This happened, look so. J. Cole is taking his talents to the hardwood, and ahead of dropping his highly anticipated for the 2020 season, I stay working. Hey guys, I went to the mall for some errands. It feels different. Last year, nag-MGCQ hanggang sa... I'm not even sure kung nag-GCQ tayo. I don't remember. I just remember this place having a lot more people in it. Sorry? Ang alin? Sorry, di ako nakalive. Nag-record lang. Bawal? Opo. Bakit daw, sir? Bakit daw? Okay, sige. So now guys, you know na bawal mag live. I'm gonna have to put this away. Alright. That was really weird. I mean, it's taking video. I don't think there's anything illegal about that. But apparently, pinagbabawal siya. You know, guy was just doing his job. Anyway. Weird thing is, I'm in another wing. And as long as it doesn't have a security guard, then hindi nila ako masasaway. Hindi ako nagiging pasaway, ah. Okay? I think it's time to go home. I think hindi na ganun katirik yung araw. If you look back at this video, this was taken May of 2021. Maalala niyo lahat. Itong time na to, parang ang weird talaga kasi sobrang init. Apat patapos na yung summer ngayon eh. Now if I can only find where I was parked. Saan nga ba yun? Finally found the basement. Now to find my bike. It's so funny. I was talking to Anne about naming my bike and how I really didn't want to do it at first, but she convinced me when she came up with the name, and it was right under my nose the whole time. Ang pangalan ng bike ko ay Bike Acuña. It's too funny for me. Having a bike for the first time, you sometimes fail to realize how many bikers there are in an area. And we are in Metro Manila. Like, this is still going. It's an ocean of motorcycles. See, it's still going. And if you wanna see what my motorcycle looks like, it's that over there. Okay, we're finally here. I know that I said I wanted good lighting, but the light out here is just ridiculous. You know, masaya lang talaga ako na maaraw ngayon kasi mas mahirap mag-vlog kapag pag umuulan, syempre. So, without further ado, ladies and gentlemen, here is my bike. Okay, gusto kong balikan kung bakit ako kumuha ng motor. Number one, it's fuel efficient. In my case, kumuha ako ng isang motor na Pantra. Ibig sabihin, pan-tricycle, pwede rin sabihin pan-trabaho. Matibay siya at maaasahan. Kasi kung pan-tricycle yun, hindi ka pwede masiraan agad-agad, di ba? Actually, my CT100, Kawasaki Bajaj CT100, is 88 kilometers to a liter. 1 litro, 50 pesos. 100 pesos, nakapunta ka na ng Tagaytay, tapos nakabalik ka pa. So that's really something that would help you save money. Galing ako sa pagka-grab palagi, o kaya
Yung bagay yung KJ, di ba? Ngayon, kahit mag-ride lang kami, as long as hindi lang talaga uulan. Pag umulan, then magkokotse kami ni J. Pero as much as possible, I wanna be able to really familiarize myself with my bike. Kaya sabi ko sa kanya, mag-ride kami. Sumama pa rin siya sa mga events ko, pero mag-ride kami. Number two, compared to a car, pwede ka masiraan ng mga mas malalaking parts. Eto kasi sa motor, mas madali for me. At least I imagine it that way. Number three, it's true, I didn't understand this when I was still driving a car. Pero mas mabilis yung biyahe. Kasi nga mas maliit ka, you'd easily fit into spaces. Pero please always be careful. Please be defensive when you're driving. Hindi porque may opening, sisingit ka na. That's not how it works. Hindi ganun ang diskarte sa daan. Pero yun nga, totoo yung sinasabi nila na your travel time is shortened when you're riding a motorcycle. Next is the freedom that you get from actually riding a motorcycle. Yan yung pagkain. As I was saying, you feel the road underneath you. It's like you're one with whatever road you're on. So a lot of us are craving for adventure. So whenever I ride my motorcycle, I feel that sense of freedom and oneness at the same time. Kahit ano pa yung environment na dinadaanan mo, it helps you connect, I think is the word for it. I'm sure marami pang dahilan kung bakit ako kumuha ng motor na hindi ko maalala sa ngayon. Pero when it comes to me, I'll make sure to include that in this vlog. Pero sa ngayon. Oh yeah! Meron pa. Okay, while we're taking a breather, kakatapos na natin kumain, sarap ng pagkain dito sa James and Che. Ayan! Hello! Diyan lang nila iniihaw. James and Che. Andito na ako sa Tox Garage. Arriving safely and soundly, and this guy might look familiar. Kaibigan natin si Japs. Japs. And of course, kilala niyo na si Jay. Dito lang kami. As you can see, dala namin yung mga sarili-sarili naming motor. Mamaya, may kilala niyo si James. Siya yung gumawa ng motor ko. Tignan niyo to, meron pa mga motor dito. Tingnan. This is a Kiwi 152. Yan yung motor ni Japs, actually. Ito nyo naman, alagang-alaga. Ang ganda. Parang mga 1 year pa lang sa ito, Japs, no? May 1 year na ba? 1 year. Siya po yung may-ari. Tsaka, meron pang isa. This is a CBR 1000. Look at this thing. Jesus. Ito yung tipo ng motor na bumibitaw ka pa lang sa clutch. Nasa kabilang kanto ka na. Mabalik tayo. This is my motorcycle. It's a simple cafe racer. It's not much, but I do love it. And the man responsible for this masterpiece is that guy. Na-conscious ka ba? Si James, siya yung responsable sa pagkakagawa ng aking motor. Yan. Invite mo sila, pare, kailan magbubukas yung garahe mo. Sir, hindi ko pa alam kung kailan eh. Pero ano, soon. Yung soon na yun, parang ano ba, 1 month from now, 3 months from now? Mga 2 months siguro pinakamatagal mo. Wala ka talagang pinili doon sa options na binigay ko, no? Tox Garage, guys, yun. You'll be seeing this guy a lot. And you'll be seeing these guys a lot. And this guy. Yan si Kenneth. Yan. Siya yung may-ari ng CBR 1000 na pinakita ko sa inyo kanina. Grabe yun. Gusto nyo nga palang bilhin. Lalagay ko yung number niya sa comment section. Mas forward tayo ng konti. Ngayon, isa sa mga tanong na natanong ko rin sa sarili ko is ngayon na may motorsiklo na ako, okay, sa mga events, magsasama pa rin ba kami ni Je? Sa akin, ang tanong, ang sagot ko, imposibleng hindi.
kasi alam mo hindi naman yung pagmamaneho mo yun eh. Baga yung sa atin yung mga moments natin. Moments? Sa totoo lang, kasi sa tagal na nang pinagsamahan namin ni Jay, eto, sa lahat ng mga na-encounter namin, maliliit o malalaki, basta nasa daan kami, it means a lot. Kaya nga, bago pa ako magkaroon ng motorsiklo, in the process pa lang na kinukuha o inaayos na yung motorsiklo, kasi sabi ko sa kanya, Brad, ride tayo ha, ride tayo palagi, ride tayo. So, huwag kayong mag-alala, palagi nyo pa rin makikita si Jay sa mga vlogs. Mahal TF nito eh. Mahal TF nito eh.